Game. Okay, flip tab. Alamin ko. Okay. It's alright to be fine. So, ang dami kong props dito para sa inyo. Alright. Okay, isa pang video guide para sa inyo. Isa pang extra care video guide para sa inyo. So, sa mga hindi nakakalam, bago tayo magsimula, ako ang owner ng Motor EVP. Meron kaming 3 years ng experience sa electric scooter world, electric vehicle world, no? Share lang ako ng knowledge regarding sa electric scooter tires. So, ang dami na kasing gulong ngayon sa market. Malamang pinindot nyo to kasi bibili ka ng gulong. Kasi gusto mo malaman kung ano compatible. Kasi iniisip mo kung pwede pang lakihan yung gulong na kasha dun sa unit mo. Or gusto mo lang in general matuto ng mga gulong. Everything about electric scooter tires. Alright! Quickest way para malaman kung compatible ba yung tire na bibilin mo is itanong mo yung seller ng electric scooter mo. Yun na yung quickest way, no? So, dapat alam nila yan. Kung hindi nila alam yan, may problema tayo dyan. Number 2, tingnan nyo yung sidewall ng gulong. So, ano yung sidewall ng gulong? Ang dami kong props dito para sa inyo. Eto, sample ng gulong. May size yan sa sidewall. Sa gilid, may number dyan. Nasabihin nyo, ganito yung size or picturean nyo yung sidewall ng gulong. Usually, nakakabit na yan sa unit mo, di ba? So, pipicturean mo yan, send mo sa kanila. And kung may tire sila na, ganyan yung size. Yan yung quickest way. Isa pang most frequently asked if pwede palakihan yung gulong. Depende yan sa chassis at swing arm mo. So, ano yung chassis and yung swing arm? Yung chassis yung body ng electric scooter, yung swing arm, doon nakakabit yung motor. Diyan, nagta-trial and error kami dito sa shop. Check namin kung pwede palakihan yung gulong o hindi na. Kasi may mga times talaga na sumasayad. For example, sa mover units, mover electric scooters, bawal mo nalakihan into 11 inches tires yun kasi sumasayad na yun sa swing arm. So, ano yung swing arm? Papakita ko sa inyo. Ayan yung swing arm. Okay, pag nilakihan niyan yan, may possibility sumayad na yan dito sa suspension or sa mismo swing arm. Yan yung exhibit A, exhibit B natin. Ayan, pag nilakihan mo, sasayad na dyan sa chassis o sa body. So, yan, ang sagot dyan is trial and error. Depende yan sa nung seller ng unit nyo, mas okay. Kasi kami sa ginawa namin dito, nag-trial and error kami. Okay, forward tayo. Type of tires. Okay, yan. At yung magandang pag-usapan. Malinawan na kayo kasi ang dami rin nilang klaseng tires. Yeah. Wow. Okay, game. So, meron tayong 3 types of tires yung most commonly used. And pag bumili kayo ng electric scooters, kasama na gulong dyan is tube type tires. Ano yung sabihin ng tube type? So, gulong yan. At ito pa pala, ang tube type is inflatable. May hangin yun sa loob. So, tube type, meron siyang gulong or exterior. And meron tayong interior na tinatawag. Parang balloon to. So, pag in-inflate mo yan, lumulobo yan. Tawag dyan, tube type tire. Alright. So, second type of tire is yung interior. Ay, wala na yan. Meron tayong tubeless na piton na tinatawag at star sealant. So basically, wala na yung balloon. Tinanggal na natin yung balloon yung interior at pinalitan natin ng star sealant solution tsaka tubeless na piton. And last type is solid tire. Makita nyo yung loob. Hindi na ito hinahanginan, okay? Buo to goma na. Wala nang flat-flat. Okay, so ano yung advantage and disadvantages? Majority ng users ay gusto tubeless tires. Bakit? Kasi pag na-puncture kayo at nabutasan yung gulong, itong solution na to pupunta dun sa butas. Tapos, isasarado niya yung butas. So, basically, hindi kayo mafa-flatan. Kaso, dun tayo sa disadvantage ng tubeless tire. Every 6 months, kailangan yan i-maintain. Natutuyo yan. So, kung nasa probinsya ka at walang gagawa dyan, huwag ka magpa-tubeless. Okay? Yan yung advice ko para hindi ka mahirapan. Okay? So, yan. Yung tubeless, maganda yan gamitin at gawin kung may shop na malapit sa inyo or mapupuntahan para malinis yung rim. Papakita ko sa inyo ngayon itsura nung toyong rim. Okay, so ito yung itsura ng tubeless na natuyo na. Within 6 months kasi natutuyo yan. Pag natuyo yan, wala nang silbi yan. Pag na-flatan ka or na-puncture ka, mapa-flatan ka na talaga. Kaya kailangan niya i-maintain. Yun lang yung hassle dyan. Ayan, yung itsura. Pero yan, nalilinis yan. Okay? Sa PMS dito sa shop, nalilinis yan, nililinis natin yan at papalitan ng bagong tire sealant. Okay, so tapos na tayo sa tubeless. Yun nga, kung malayo ka at walang gagawa, huwag ka na magpa-tubeless or huwag ka na magpalagay ng tire sealant. Pwede ka namang tubeless na walang tire sealant eh. Kung alam niyo yung ginagawa sa mga kotse, yung sinasapakan ng goma,
pwede rin yun dito sa tubeless. Kasi yung mga gulong ng kotse, tubeless na yun, pero walang tar sealant yung iba. May nilalagyan na goma, tapos hinihila. Pwede rin yun dito, pero yun, kailangan mo pa rin pumunta sa vulcanizing, pero yun, wala nang maintenance yun. So, pwede ka pa rin mag-tubeless. Kailangan mo lang maging aware na natutuyo to every 6 months at kailangan palinisan. So, magtataka ka, tubeless naman ako, ba't ako na-flatan? Malamang tuyo na yung tar sealant mo. So, sa mga PMS, kinikator natin yan, nililinis yan, pinapalitan. Okay, mpe-mpang! Ano naman ang advantage ng tube type? Okay, yung may interior. Kukunin ko lang, binato ko kanina. Okay, yung gulong na may interior, ito yung pinakamabilis i-DIY. So, dito kasi sa Motor EVP, very passionate kami on our after sales, no? So, kahit na sa probinsya ka, kargado ka namin. Kaya tayo may mga guides na ganito para talaga sa inyo. So, ito, pag may interior ka, ito naman yung pinakamabilis i-DIY. So, sa mga kliyente natin sa probinsya at gusto yung magpalit ng sarili, ng interior, ito yung pinakamabilis gawin. Kasi nga yun, yung maintenance natin sa tubeless, pag nilinis yun, medyo mahirap yun. Nasa medium difficulty yun. Pero pag na-flatan kayo at nasa probinsya kayo, bibili lang kayo nitong interior. Meron tayo sa Shopee nito, napakamura. Shoutout sa Shopee natin. Yun yung pinakamabilis palitan. So, yan yung advantage naman ng tube type. Kaso, yun nga, pag na-flatan ka sa kalsada, tulak ka, o maghanap ka ng vulcanizing, ito rin kasing interior, ay napapatch to. Kula, nagabutas dyan. Pwede man ipatch yan na mga vulcanizing shops. So, yung advantage niya, mabilis i-DIY. Disadvantage is pag na-flatan ka sa kalsada, hassle. Alright, doon na tayo sa underrated tar type, which is yung solid tar, baby. To be honest, ito, personal preference ko, ito yung personal favorite ko. Kasi once nasalpak mo to, wala ka nang iisipin na maintenance sa gulong at matagal yung buhay. So ako kasi, na-experience ko na ma-flatan sa kalsada, medyo hassle. Ayaw ko rin naman ma-experience yun. Kung may option kayo, magpa-solid tar na agad, pagbili nyo ng scooter, magpa-solid tar na kayo. So ito yung disadvantage niya yan. Mas ramdam mo yung lubak, okay? Mas ramdam mo yung katagtag. Kasi walang air na nag-absorb nung lubak eh, basically. So mas ramdam mo yung lubak, pero yun nga, best advantage nito is wala ka ng maintenance, wala ka ng aberya. Hindi ka mapaflatan sa kalsada. Ito pa, isa nyo kailangan isipin. If nag-DIY kayo, ikakabit nyo to sa inyo, medyo mahirap. Mataas yung level of difficulty. Alright? Okay, so kung andito pa rin kayo at gusto nyo mas malalim, sisisid na tayo. Ready na ba kayo mag-diving lessons, everybody? Diba? Wow! Wow! Ang dami. Ang daming gulong. Nakakalito. Bigat. E-explain ko ngayon yung sidewalls. Yung sidewalls measurements para mas mabilis yung maintindihan. Medyo nakaka-overwhelm lang kasi ang daming nakasulat. Pero ganito lang naman yung kasimple. Magsimula muna tayo sa treads. Iba't ibang treads. So currently meron tayong 3 treads na sikat. City tires. Mas bagay ito sa mga straight lang yung daan, walang lubak-lubak, sa BGC pare. Pag sementado yung daan nyo at walang mga butas-butas, the best tong city tire. Ngayon, kung medyo lubak-lubak doon sa mga daanan nyo, yan, mas maganda tong off-road or all-terrain. Okay? So, itong off-road, mas ano to, para sa mga lubak-lubak, maraming butas, maraming bako-bako. Kasi yan, mapasok-pasok dyan yung mga bako-bako. Ngayon, meron tayong all-terrain. Ito naman, mixture ng city tire at off-road. So, mas sikat din to. Tapos na tayo dun sa type of treads. Kayo na bahala kung ano gusto nyo piliin. Kasi nakaka-apekto rin yan sa aesthetic ng electric scooter. Kung gusto nyo mas macho, off-road. Kung gusto nyo mas slick, mas sexy, suave, city tires. Alright, so next tayo, explain ko na yung sidewalls, okay? Wala rin hindi sumagot yung seller nyo, seller ng electric scooter nyo. Hindi alam na compatible yung gulong ba na to dyan sa electric scooter nyo, pwede nyo ngayon alamin sa sarili nyo. Okay? Most commonly used na sidewall template is may number na una, slash, number na pangalawa, dash, number na pangatlo. Okay? Gawin nating A, B, C. So, ang example natin ngayon dito is 90/70-6. Ang 90, yan yung lapad nito. 90 cm to. Yung lapad ng width or yung lapad ng gulong, 90 cm. Ngayon yung 70 naman, percentage yan ng 90. So yung 90, kukunin niyo yung 70% ng 90. Yan naman yung taas na itong dalawang to, height ng gulong. Then lastly, yung number na pangatlo naman, which is yung 6, 6 inches naman yung height
yung inner diameter. So dyan, kung yung stock tire nyo, makikita mo dyan, 6 inches, maghahanap ka ng gulong na 6 inches din dapat. Ito yung pinaka-importante actually, yung number, yung pangatlong number. Dyan mo makikita kung compatible yung gulong dun sa rim mo. Kasi meron tayong iba't ibang inner diameter na measurement. Okay, meron tayong 6.1, meron tayong 6, meron tayong 6.5, meron tayong 4.5, meron din tayong pinakamaliit na experience ko 3, dun sa Dolphin, 3 inches. So, kunwari, bumili ka ng 6.5 na gulong, inner diameter, 6.5, yung gulong mo 6 inches lang. Maluwag yun. Hindi yung mag-fit. Sisisid pa tayo lalo mga Lodi. Okay, andito pa rin kayo. Yan, shoutout sa shop natin, Motor EVP. Kung gusto nyo magpagawa ng gulong, papalit, mura dito kasi nag-import kami ng gulong. So, ito. Ayan. Okay. Ito yung motor. So, papakita ko sa inyo yung measurement. Ang measurement nito is 90. May measure natin. Yan. 90 cm yan. 90 cm. Yung lapad. Yung width. Ayan. So, next niyang number. Bigat. 65. Iko-compute natin ngayon, papakita natin sa inyo. Ayan, yan yung measurement. 90 times 0.65. Yan yung sagot. Ngayon, de-divide mo by 2 yan. 29. Okay. So, 29 mm. Yan yung computation na ginagawa natin. Okay. So, ngayon, ganito yan. Pag minesure ko yan, 29.25 to, 29.25 din to. Yun yung measurement naman nun. Okay. So, yun yung tinatawag natin aspect ratio nung unang numero, which is yung 90. So, 58 yung sagot, divided by 2 kasi dalawa to. Yun, okay? Yun yung lapad. So, in general, pag mas malaki yung digit dun sa pangalawang numero, mas mataas yung gulong, okay? Sabihin natin, 90 by 90, edi mas mataas yan, okay? So, ito kasi 11 inches to eh. Pag tumaas pa yan, malamang magiging 12 na, 13 inches. Ganon, buha ka ng buha, may natutunan kayo. Libre yung Oshomai. Okay, then lastly, which is yung ano, yun nga, 6.5, ito kasi yung huling numero niya, 6.5. So ito, 6.5 yan, pag minesure ko. Imagine nyo, bumili ako gulong, 6 lang yung inner diameter. Hindi yan, kakasya dito. Sayang yung gulong, okay? Kung bigat na ito, yeah. Yan. A/B-C. Okay, ito, screenshot nyo na yan, cheat sheet para sa inyo. Para sa, grabe, mimigay tayo ng libreng informasyon. Wow! Saan yung makikita ang shop na ganun? O, yan, screenshot niya yan. Yan, o. Yan na yung cheat sheet. Okay, dun tayo sa pangalawa. I-discuss natin yung pangalawa na most commonly used. Okay, screenshot niya na rin to para hindi ko na mamaya pakita. Yan yung most commonly used. D/E/F. Okay? So, basically, yan yun. Yung D, outer diameter. Yung E naman, width or lapad. F naman, rim diameter. Inner rim. Okay? So, ganito yung sample yan. Itong mga mas maliliit. Okay? Mabilisan lang to. So, nakasulat dito, 200 by 60. So, yung 200 niya, yun yung outer diameter. Dito, hanggang dito, yan, 200 mm yan. Okay? Tapos, yung 60 naman, yan yung lapad. Okay? So, yan, 200 by 60. So, sa raised valgary natin, itong inner diameter niya, hindi nakasulat dun sa sidewall. Pero, minesure ko kanina, 4.5 to, for reference. Ito naman, for Dolphin. Ganun din. So, here, up to here, 200 mm. Tapos, ganito naman, 50 nakasulat. Ayan. So, 200 by 50 to. 200 yung outer diameter, 50 naman yung lapad. Okay? So, yan, ito 3 inches lang. Yung inner diameter, na hindi rin nakasulat dito. Pero may mga gulong kasi nakasulat yung dash something, which is yung inner diameter. Yun na yun. Na-cover ko na ata lahat. Kung naghahanap kayo ng mga murang gulong, nagbebenta tayo yan, may Shopee tayo. Pakita ko sa inyo. Tingnan yung presyo, 600 pesos isa. Off-road yan. Ito naman, 11 inches natin, 900. Sa Shopee natin, search nyo lang tong Motor EVP or Urgenso. Yan, Urgenso. Dyan, mura yung gulong. Shoutout sa shop natin. Ayan na yun. Okay, so sana may natutunan kayo at naliliwanagan kayo. Okay, kung naghanap kayo ng murang electric vehicles with excellent after sales, makikita nyo naman, napakalupit natin sa after sales. Laban na laban tayo, baby. Okay, dito kayo sa Motor EVP, shop location, contact number, andyan sa screen. Gusto nyo magpagawa dito ng unit nyo, pwede. Papalit. Ah, bigyan ko na rin kayo idea. With labor, papalit dito sa shop ng gulong, 1,000 each minimum. Yun yung 10 inches tires natin. So, pag mas malaki, mas mahal.
So, ganun lang yung kamura. Okay. So, have it away, baby. Alright, so, sana nagustuhan niyo yung video. Makikita niyo naman, ang binabayaran niyo dito pag bumili kayo ng electric vehicle is hindi lang unit, pati yung after sales. Tama ba, boys? Yay! So, sa after sales, di namin kayo iiwan. Guaranteed yan. Marami tayong technician dito. Para sa inyo, kakaldag kami. Everybody, let's go! 5, 6, 7, 8. Kaldag! 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 Kung gusto nyo bumili, shop location namin and contact number, price list, papakita ko ngayon. Bayam, post nyo na lang kung gusto nyo. Abay away, baby.